Magandang araw mga Super K-Teens! Isa na namang makasaysayang paglilakbay ang ating matutunghayan dito sa Araling Panlipunan. Kamusta na kayong lahat? Ako si Sir Franz mula sa San Vicente National High School, ang inyong makakasama ngayong araw sa Super K Teleskwela! Excited na ba kayo para sa episode na ito? Tulad nyo, ako din ay sobrang excited dahil alam kong marami na naman tayong matututunan sa araw na ito. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang pamantayan sa pagtuturo. Sa araling ito, susuriin ang mga sinaunang kabiyasnan ng Egypt, Mesopotamia, India, China, at Mesoamerica batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Bago natin simulan ang aralin, subukan muna natin kung kayo ba ay may ideya o pangungunang kaalaman sa ating paksa. Mga Super K-Teens, ngayon ay magkakaroon tayo ng panimulang pagtataya kung saan kailangan ninyong sagutin ang limang katanungan. Ihanda ang inyong ballpen at papel. Tukuyin kung anong kabiyasnan ang tinutukoy ng bawat item. Piliin ang titik ng tamang sagot. A. Mesopotamia. B. Indus. C. Chino. D. Egypt. E. Mesoamerica. Number 1. Kilala sila sa pagkakaroon ng uri ng lipunan na sistemang caste. Sa kabiyasnan na ito, naniniwala sila sa karma at reincarnasyon. Number 3. Mayroon silang sistema ng pagsulat na cuneiform na Hooge Stencil. Number 4. Dito naninirahan ang mga tao na kinilala bilang rubber people dahil sila ang unang gumamit ng goma. At number 5, emperador ang pinakamataas na pinuno at kinikilala bilang anak ng Diyos. Ngayon, alamin natin ang mga kasagutan sa bawat tanong. Narito ang mga kasagutan sa maikling pagsusulit. Number 1, B. Indus. Number 2, B. Indus. Number 3, A. Mesopotamia. Number 4, E. Mesoamerica. Number 5, C. Chino. Magaling mga kaaraling panlipunan! Inyong nalampasan ang unang pagsusulit. May tanong ako sa inyo mga Super K-Teens bago tayo magpatuloy sa paksa. Gaano kahalaga sa isang lugar o pamayanan ang magkaroon ng politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan? Tapos na ba sa pagsagot? Magaling! At ito naman ang aking kasagutan sa tanong. Sa aking palagay, hindi sila uunlad bilang isang pamayanan kung wala ang mga ito. Hindi magiging organisado at magiging magulo ang isang lugar. Ganoon din ba ang inyong naging kasagutan? Napakahusay ninyo mga Super K-Teens at nasagot ninyo ng wasto ang aking katanungan. Excited na ba kayong pag-aralan ng ating paksa sa araw na ito? Huwag na nating patagalin pa. Halina at sabay-sabay ng makinig at matuto dito sa Super K Teleskwela! Mga Super K-Teens, huwag kalimutan ang inyong mga ballpen at papel para maglista o magsulat ng mga mahalagang impormasyon. Tara na at tayo ay maglalakbay at matuto sa ating Top 5 Kabiyasnan. Pag-aralan natin ang limang unang kabiyasnan na nabuo sa daigdig. At ating suriin at alamin ang politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan ng mga ito.
Una sa ating kabiyasnan ay ang Mesopotamia, ang pari ang may pinakamataas na kapangyarihang panrelihiyon at pampolitikal sa Sumer, na unang lungsod-estado na nabuo sa Mesopotamia. Madalas ang tunggalian ng mga lungsod-estado tungkol sa lupa at tubig, kaya hindi nagkaroon ng matatag na lipunan ng Sumerian. Bukod sa Sumer, may iba't iba pang imperyo na nabuo ang Akkad, Babylonia, Assyria, at Chaldea. Isa sa magaling na pinuno ay si Hammurabi, na may Code of Hammurabi. Tanyag dahil sa batas na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sila ay nag-aalaga ng mga baka, tupa, kambing, at baboy. Nagtanim at nag-aani din sila ng trigo, barley, bawang, letsugas, at dates. Mayroon din silang sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform. Ang paraan ng pagsulat na ginagamitan ng stylus at clay o luwal. Naniniwala sila sa maraming diyos o diyosa o anthropomorphic o may katangiang tao. Sila ay may pangunahing diyos. Ang pari na may pinakamataas na kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ay kumakatawan sa diyos sa bawat lungsod. Dumako naman tayo sa kabiyas ng Indus. Ang pamahalaang Indus ay nasa kamay ng mga haring pari. Bukod sa pagsasaka, may kasanayan sa iba't ibang industriya mga taga-India. Marami sa kanila ay manggagawa ng alahas at palayo. Sila ay nakikipagkalakalan sa ibang lugar. Naniniwala sila sa konsepto ng karma, reincarnasyon at paglaya ng kaluluwa. Hinduismo at Budismo ang sinaunang relihiyon ng India. Mayroong klasifikasyon na sinusunod sa lipunan ng sinaunang India na tinatawag na sistemang caste. Nasa pinakataas ang Brahmin o kaparian. Ikalawa ang Ksatriya o mga mandirigma. Vaisya naman ang mga mangangalakal, artisan at magsasakang may lupa. Sudra ay mga magsasakang walang lupa. Dravidian na ina po ng mga Aryan na nakapag-asawa ng hindi Aryan. Paraya, sila ang naglilinis ng kalsada, nagsusunog ng mga patay at nagbibitay sa mga kriminal. Ipagpapatuloy natin ang ating talakayan sa pagbabalik ng Super K Teleskwela! Nagbabalik ang Super K Teleskwela! Ngayon, ating ipagpatuloy ang talakayan. Pag-usapan na natin ang susunod na kabiyasnan, ang kabiyas ng Chino. Sa pamamahala o politika, naniniwala sila sa Mandate of Heaven o kapangyarihang itinilaga ng langit. Emperador ang hinuturing na anak ng langit. Isa sa hanap buhay nila ay pagsasaka. Sila ay may sistema ng pagsulat, gumagamit ng tanso at gumagamit ng karuway sa digmaan. Sumasamba din sila sa yumaong mga ninuno. Nakikipag-ugnayan ng hari sa mga diyos sa pamamagitan ng orakulo. Nahahati ang lipunan ng China sa apat na pangkat. Paham, ang pinakamataas at ginagalang dahil marunong magbasa at magsulat. Pangalawa ang magsasaka. Pangatlo ang mga artisan. At pang-apat ang mga mangangalakal. Atin naman tuklasin ang kabiyas ng Ehipto. Ito ang kabiyasnan na umusbong malapit sa ilog Nilo. Sa pamahalaan ng Ehipto, ang paraon ang nagsisilbing pinuno. Ang pangunahing hanap buhay, kung saan ang produkto nila ay barley, trigo, gulay, at millet o butil na parang palay. Kontrolado ng paraon ang kalakalan. Kilala rin sila sa paggawa ng sasakyang pandagat mula sa halamang papyrus. Isang bahagi ng pamumuhay nila ay ang mummification o pagpepreserba ng katawan ng yumao. Ang sistema ng kanilang pagsulat ay hieroglyphics o picture writing. Nakakakita rin ng mga piramid kung saan inililibing ang kanilang paraon. Isa pa sa limang kabiyasnan ay ang kabiyasnan sa Mesoamerika. Sa pamahalaan, kontrolado ng mga pinuno ng Teotihuacan ang ekonomiya. Pagangkop sa reliyon, pagpapasunod sa pamahalaan.
Ang mga sinaunang tao dito ay nagtatanim ng mais at iba pang produkto. Ang Olmec ay isang pamayanang agrikultural. At sa pagsapit ng 200 BCE, naging mas maunlad dahil sa kalakalan. Sila ay nakagawa ng kalendaryo. Nauunawaan din nila ang konsepto ng zero sa pagkukwenta. Ang larong pong-atok, isang ritual na tulad ng larong basketball at ayon sa mga arkeologo, ilan sa manlalaro ay ginagawang sakripisyo. Kilala rin ang mga Olmec sa paglilok ng malaking bato na may anyong ulo. Ang pinakamahalagang diyos ng Teotihuacan ay si Quetzalcoatl, ang feathered serpent god. Kinatawan niya ang pwersa ng liwanag at kabutihan. Ang mga Olmec ay nangangahulugang rubber people. Sila ang kauna-unahang gumamit ng dagta ng punong rubber o goma. Mga super K-teens, marami ba kayong napulot na kaalaman patungkol sa sinaunang kabiyasnan? Ito ang ating trivia. Ang tanong, ano ang pangalan o tawag sa Mesopotamia sa kasalukuyang panahon? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Super K Teleskwela! Ang sagot sa ating trivia question ay ang bansang Iraq. Sa ating pagtalakay sa mga sinaunang kabiyasnan, alam kong marami kayong naiintindihan. Magkakaroon tayo ng activity sa akibat ang ating tinalakay. Kaya mga Super K-teens, muling ihanda ang inyong mga papel at ball pen para sa ating gawain. Ang ating activity ay tinawag na reaction ko. May mga sasabihin ako mga paniniwala at gawain ng mga sinaunang kabiyasnan. Kinakailangan lang na magbigay kayo ng inyong reaksyon o opinion patungkol sa mga ito. Number 1, mummification. Number 2, karma at reincarnation. Number 3, larong pok-atok. Number 4, paglilibing sa piramid. At panghuli, number 5, mandate of heaven. Nasagutan na ba ninyo ang ating gawain? Mahusay talaga ang mga Super K-teens! Ngayon naman, tayo ay magtungo sa ating mahigpit pagtataya para mas lalo nating malaman kung talagang naiintindihan ang paksa. Basahin at unawain mabuti ang mga katanungan. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ang sistema ng pagsulat ng mga Sumerian na may hugis sinsel. A. Baybayin. B. Cuneiform. C. Hieroglyphics. D. Linear A. Number 2, isang laro sa Mesoamerica na isinasagawa bilang isang ritual. A. Pok-atok. B. Ping-pong. C. Palusebo. D. Sipa. Number 3. Sa kabiyas ng Egypt, bakit isinasagawa ang proseso ng mummification? A. Upang hindi bumaho ang katawan. B. Para makasama pa rin ang katawan ng yumao. C. Dahil nais ng mga kamag-anak na gawing dekorasyon. At D. Dahil naniniwala sila na babalik ang kaluluwa sa katawan. Number 4. Piliin sa sumusunod ang wastong paliwanag sa paniniwala ng karma. A.
ang kaluluwa ng namatay ay mapupunta sa ibang katawan. B. Ang ginawa mong mabuti o masama ay babalik sa iyo. C. Ang lahat ng tao ay dapat maging mabait. At letter D. Ang mga tao ay masama. Number 5. Sino ang kinikilala bilang mataas na pinuno sa Sumer na pangrelihiyon at pampolitika? A. Brahmin. B. Paraon. C. Paring Hari. Or letter D. Sudra. Number 6. Anong kabiyasnan ang nagpakita ng kagalingan sa paglilok ng malaking ulo? A. Indus. B. Mesoamerica. C. Mesopotamia. Or letter D. Chino. Number 7. Ang istruktura na ginamit bilang libingan ng mga pinuno sa Egypt. A. Great Wall. B. Hanging Garden. C. Pyramid. Or letter D. Ziggurat. Number 8. Sa kabiyas ng ito, naniniwala sila na ang emperador ay anak ng langit. A. Indus. B. Mesoamerica. C. Mesopotamia. Or letter D. Chino. Number 9. Ang patlang ay ang unang gumamit ng goma mula sa puno ng rubber o goma. A. Babylonia. B. Harappa. C. Olmec. Or letter D. Sumer. Tapos na ba kayong magsagot? Ngayon ay aalamin na natin kung iyong nakuha ang mga tamang kasagutan. Narito ang mga sagot sa ating maikling pagtataya. Number 1, B. Number 2, A. Number 3, D. Number 4, B. Number 5, C. Number 6, B. Number 7, C. Number 8, D. Number 9, C. And number 10, C. Mahusay! Ngayon, bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Bago tayo magtapos, balikan muna natin ang ating naging paksa. Ating pinag-usapan ang mga sinaunang kabiyasnan na nabuo sa daigdig. Ang Mesopotamia, Indus, Chino, Ehipto, at Mesoamerica. Marami man ang kanilang pagkakaiba, ngunit ang mga ito ay pare-parehong natatangi
batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Sana ay nag-enjoy at marami kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa susunod na episode ng ating Super K Teleskwela.